si Dr. Sevilio David Jr. po, ha? Siya po ang punong abala sa NWRB, ang National Water Resources Board. Magandang umaga po, Doktor. Magandang umaga po, Kat-Kated, at sa ating mga tagapakinig po. Mm-hmm. Good morning. Ang ganda ho ng inyong lokasyon, sir. Ano? Sa likod niyo mismo. Ang gandang ba yan? Opo. Opo. Opo, opo. Pinapangiti lang ho kayo ni Ma'am Maricel. Doktor, actual situation po natin ngayon, doon po sa level na nakakapagpanatag sa ating kalooban, meaning ng ating angat dam, yung level po na maayos, gaano po kababa ito doon sa maayos na level? Sa ngayon po, masasabi natin, no, na mga ang kumpara po sa ano ba yung sinasabi natin komportabling level, masasabi po natin mga kulang-kulang po mga 10 metro, no, ang baba po ng kasalukuyang level po, no, nasa 196.38 po meters ang kasalukuyang level ng angat dam. Ay sa ganito pong panahon na sa tingin po natin nasa dapat mga 10 metro pa po ang dapat na level niya. 10 meters below the comfortable level, if I may say so. Tama po 'yan, okay. And every day it's going down. Sa ngayon po, opo, generally po pababa po ang level ng angat dam po. At okay. Paminsan-minsan po nagtumataas ng konti po, pero ano po, generally pababa po siya. Mm-hmm. And ito pong 10 meters na below doon po sa pinaka-komportabling level, ilang pa hong metro para mapunta ka sa critical level? Sa ngayon po, ang titingnan po natin talaga ay 180 na minimum operating level na tinatakuri natin, no? At yan po ang binabantayan natin. Kasi pag umabot po sa mababa, sa 180 meters, ang mangyayari po dyan ay mas binibigyan po natin ng prioridad, no, yung water supply para po sa Metro Manila, kumpara po, no, sa ibang gamit, kagaya po ng irigasyon at power po. Irrigation at power. So, Sel, ito, himayin natin to, ha? Opo. At vis-a-vis sa pangangailangan po ng tubig ng taga Metro Manila. Para mas maintindihan po ng iba, Doktor, ano, hindi po ho nakakaalam dito po sa purpose ng angat dam na ito natin. Ano po? Anong purpose nito maliban po sa pagbibigay po ng supply ng tubig sa MWSS? Para po saan? Anong mga probinsya ang sakop po nung patubig na nanggagaling sa angat? Ang angat dam po ay isang may tuturing na tinatawag na multi-purpose dam, no? At ito po ay ginagamit, no, para po sa water supply sa Metro Manila, nabanggit ko nga kanina. At yan po ay nagbibigay din, no, ng patubig, no, dyan po sa mga sakahan, no, para sa irigasyon sa Bulacan at Pampanga. At kasabay na rin po 'yon, no, kapag nagre-release ng mga tubig, no, papunta diyan po sa NWSS at irrigation para sa Bulacan ng Pampanga, ay nakapag-generate po rin 'yan ng kuryente o ng power, no. So 'yan po ang mga benepisyo, no, nabibigay, no, ng angat dam. Bukod pa po, no, paminsan-minsan pag malakas po 'yung mga pag-ulan ay nagiging flood control din po siya. Opo, ayun. So multi-purpose dam po ito. Para din po itong katulad po doon din sa Agno River, di ho ba, no? Doktor, kung saan po meron din siyang hydroelectric power plant and then source din po naman ng irigasyon, ano ho, para doon po sa mga magbubukid dyan po sa Pangasinan, ano ho, sa Luzon, sa Northern Luzon. In this case po, Director, hindi na ho may tatanggi that summer is bound to happen in a few days time and then wala hong aasahan na ng mga pag-ulan. What's the cure dito po sa ating crisis na haharapin ngayon, kung meron man, kung meron pa? Apo, no, ayun nga po, no, ang naging dahilan, isa po sa mga dahilan talaga yan is mababa nga po, no, yung level ng angat dam, mga 10 metro nga po, bago pumasok ang taon, sana nga po dapat mga 212 yan. Pero mga 202 nga po, no, na nag-umpisa. Kaya sa ganitong sitwasyon po ay minabuti natin, no, na tayo po ng NWRB, ang NWSS po at ang NIA, no, at kasama po natin ang
Napocor at Pag-asa diyan sa mga konsesyonaryo ay tayo po ay naglatag na no ng mga hakbangin para po mapangalagaan no itong level na to at ma-manage po natin ang releases para naman po itong masasabi natin na limitadong supply sa ngayon ay makapagbigay no karapatang supply para particular po sa Metro Manila no hanggang sa summer po at kumpi hanggang ng summer at paglampas pa po bago po umabot yung mga pag-ulan. Alam po natin kasamang tet, napaka-importante po ng tubig sa ganitong panahon po no at lalo pat nasa pandemya tayo at isa po yung tubig no doon sa mga sinasamang nakakatulong no doon po sa pag-control sa paglaganap ng itong COVID virus. Kaya nga po para po ma-sustain no yung karapatang supply sa Metro Manila ay nagkaroon po tayo ng mga hakbangin no kagaya po ng sa parte po ng NWSS ay nag-ready po yung cloud seeding operation no at ito po ay ready palagi at nagkikipag-ugnayan po tayo sa Pag-asa no kung kailan po yung mga tamang panahon para po ito ay makasikatuparan at meron po yung nakahanda na rin po yung mga deep wells no at kung at saka yung mga treatment facilities po ng mga konsesyonaryo para kung sakali po na magkaroon ng pangangailangan ng karagdagang tubig na kung sakali magkaroon ng limitasyon sa pagbabawas sa pag-release ng tubig sa dam ay meron pong makakatulong no makapag-augment ng karagdagang tubig sa Metro Manila. At sa parte po naman ng irrigation ay nakapagsagawa na rin po no ng mga ano nagsasagawa po sila ng mga hakbangin para una no ay para ma-optimize po no at mapangalagaan yung tubig na nare-release po sa hanggat dam at sa ngayon po ay naghanda na rin po or nagpapatupad sila ng tinatawag nating mga shallow tubers para po yung dumadating sa mga tubig sa mga kanal ay mapakinabangan po ng gusto. So, Sel, may tanong ka ba? Kasi simply said, ang sagot dyan ni Doktor, they are managing the supply. Mm-hmm. Basically, yun ang sagot nila dito. Minamanage nila yung supply hanggat wala pang ulan. Mm-mm. Kasama na ang ilang pang mga hakbangin gaya ng pagpapalipad ng eroplano para magpaulan. Go ahead, Sel. Oo. Doc, kasi na-experience na rin po natin itong water shortage noon pong 2019. Kagaya nga po nung napagkwentuhan namin kanina ni Manong Ted. Paano po natin ihahambing yung na-experience natin noong 2019 at yung pong na-experience natin ngayon? Magka-same level po ba siya? Is it worse? So ngayon po mas mababa no matuturing natin no ikukumpara po nung 2019 no pero kung nung 2019 po kasi no El Niño year yan no sa talagang inaasahan po natin na walang mga masyadong pag-ulan at sa ngayon po no at ang sabi po kasi ng Pag-asa nasa La Niña pa rin tayo pero kahit La Niña po ay hindi masyadong nag-uulan no sa watershed po na hangga't no sa ibang lugar po nag-uulan pero limitado po sa hangga't pero kukumpara po natin sa 2019 na scenario sa tingin po natin na sa 2019 po kasi may mga hindi po kasi nakahanda no yung mga deep wells no tsaka po mga treatment facilities na posibleng makatulong no kung sakali po magkaroon ng karagdagang tubig no na magpupuno no doon sa pangangailangan po, particular po dito sa Metro Manila. At sabi nga ho natin, yung mga hakbangin po ngayon natin with the NIA and NWSS ay mas sa tingin po natin, mas handa po tayo. No? Pero sa tingin po natin ay kailangan pa rin namang tumulong no, itong mga kababayan po natin. No? Doon po sa tinatawag naman natin na pagmamanage naman ng demand. Kasi kung limitado ang supply, mas maganda pong doon titingnan din natin kung paano natin ma-manage yung demand at doon po makakatulong no yung mga kababayan po natin sa tamang paggamit at kung maaari po sana kung may pagkakataon ay i-recycle no at conserve no yung tubig para po isa pong mga paraan ito para makatulong din po sa pagmamanage natin ng limitadong supply sa ngayon sa mga reserbo natin kagaya ng hangga't-dam. Opo. Dok, kanina po nabanggit ninyo na yun pong level, water level sa Angat Dam, 10 meters below doon sa supposedly level natin ngayon. Pero yun pong nabanggit ninyo kanina na ginagawan po ninyo to control itong shortage like yung sa deep well at saka po yung cloud seedling. Ito po ba isasapat para mapunan yung 10
meters na kakulangan natin yung mapoproduce na tubig dito po sa mga hakbang na ito? Sa tingin po natin, no, kagaya itong mga deep wells po at saka yung, ano, yung treatment facilities ay malaki po. No? Malaki po ang may tutulong, no, kung sakali po magkaroon ng karagdagang supply. No? At ang isa po natin talagang ano diyan ay naging isang paraan ay i-manage po, no, yung releases, no, yung nila yung pinapakawala na tubig po, no, galing sa angat dam papunta po, no, sa mga kagaya po na yun, sa irrigasyon, no, at ayan nga po malaki po ang naitutulong, no, ng NIA at ng magsasaka doon po sa sitwasyon na to, no, kasi nga po ay medyo sa ngayon po limitado, no, yung nire-release nating tubig, no, para po sa irrigasyon, pero meron po silang mga nagsasagawa po tayo ng mga hakbangin, no, kagaya nga po nung pagmamanage po ng tubig sa canals at rotational at nga po tumulong din po ang NWSS doon po sa at mga konsesyonaryo, no, doon po sa pagbibili po ng mga tinatawag nating mga shallow tube wells para po mapakinabangan ng gusto yung pong nire-release na tubig sa mga kanal na nanggagaling po sa hanggat dam. So, isa pong paraan din po yung pagbabawas din po, no, o paglilimitado ng tubig na pinapakawalan natin sa dam para naman po hindi ganun kabilis, no, yung pagbaba ng level niya. Pero kakakibat ito, yung pong mga ibang hakbangin din po ng NWSS at NIA tungo po sa tamang pagmamanage po nung paggamit nila ng tubig. Okay. Sir, yung Wawa Dam po, kumusta? Ito ba ano, in full production na po? Sa ngayon po, ongoing, no? Ongoing itong construction po ng mga projects ng mga facilities dyan sa Wawa Dam. At sabi nga po natin, kasi mga infrastructure ito, so kailangan po. So, hindi pa po, hindi pa po, sir. Ang sagot po, hindi pa po. Ang sagot po, hindi pa. Okay. Sir, ito po, yung pong hydroelectric power plant na umaasa po sa Angat, ilan po ang power nito? Sino po ang kanyang operator? NPC ho ba? Ang operator po niyan ay yung Angat Hydro Corporation po. Opo, Angat Hydro. Opo, opo. Ito ho ba ano, ano hong kumpanya ito? Ang nangangasiwa nito mismo. Mismo. Ito ay under ano ho, under hong anong kumpanya? Ano 'yan, ah, bali Filipino, ano po 'yan? Filipino Korean company. Okay, ilan po ang kanila po megawatts na pinoproducer araw-araw? Sa ngayon po ang capacity po niyan ay mga 240, no? At, opo, 240 megawatts, okay, po. 240 megawatts, opo. Niya. Opo, sige. So in case po maapektuhan ang kanyang operasyon, shutdown ho ba ito, itong 240 megawatts na ito? Hindi po, no, kasi po pagka nagre-release po naman ng tubig sa NWSS ay meron pong mga turbina din yan, so nakakapag-generate po ng kuryente, no, at opo, kung nagre-release po ng tubig sa irrigasyon ay dumadaan din po sa mga turbina, yeah, opo, opo, ay opo, nakapag-generate po, pero opo, masasabi po natin pagka nagbawas po kasi, no, ng tubig para sa irrigasyon ay may epekto rin po sa pag-generate, yes, ng power. Yes, sir, opo, kaya kami natatanong niya kasi nga pong NGCP din nagsabi na na may problema po tayo sa supply, sa sources ng kuryente kapag sumapit na po ang Abril. Sige po, sir, bilang panghuli po sa maiksilang pong katugunan po nga sana, direct, doktor, sabi ho ninyo, kakaiba yung 2019, hindi handa, mas handa ngayon. So, aasahan po namin na yung mga may condominium ho ngayon, hindi mag-iigib ng tubig sa baba o kaya po, hindi ganun po ang pila ng tao po sa tubig. Ganun ho ba yon? Tama po 'yon, no. Kasamang Ted, no. Yan po pinakalayunin po natin, no, na talaga mapangalagaan, no, at napaka-importante po sa ngayong panahon, okay, no, ng tubig sa pandemya. At kung kaya po nakikiusapin tayo na magtipid din po tayo, at kung sakali po, no, magkakaroon ng adjustments ay gagawin po naman natin ng sa pakikipagpaugnayan natin sa NWSS, ang makakaya po natin na para hindi po ganun makaapekto, no? Opo. Salamat po sa kababayan natin itong sitwasyon natin. Okay, salamat po. Doktor, thank you for your time, sir, at good luck po sa ating lahat. Salamat na marami, doktor. Thank you po. Si Doctorate in Earth Science, Dr. Sevilio David Jr., ang administrador po ng NWRB. Thank you very much po sa inyo. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.